Magandang umaga sa inyong lahat. Narito tayo muli sa presensya ng Diyos. Kaya mahalagang buksan po natin ang ating Biblia sa 2 Timothy chapter 1 verse 7. Ang sabi po dyan, "For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of sound mind." Manalangin po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nananalangin na ang salita mo ay dalhin sa aming puso at sa aming mga isipan upang ito'y maging pagkain at maging gabay at maging kalakasan ng aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen. Alam niyo po ba, itong mga nakaraang linggo ako po ay nananalangin sa Diyos at nagme-meditate at mayroon akong katanungan na sinasabi sa Kanya. Ang katanungan ko ito, "Lord, what message I can give to the church this time of pandemic today?" Yun po yung aking katanungan. At habang ako po'y nagtatanong, at isang gabi ako po'y nagpapahinga na, then suddenly, ito pong talatang 2 Timothy chapter 1 verse 7, inilagay po ng Diyos sa aking puso. Kaya nangyari, bumangon ako at binasa ko po ang talatang ito. Kaya muli po nating basahin. At dito, habang binabasa ko po ito, nakita ko ang isang kasagutan kung paano tayo mamumuhay sa panahon natin ngayon. So, how to be victorious in the midst of crisis or pandemic? Ito po ang nakita ko sa talatang ito. Kaya tingnan po natin, simulan po natin. Ang sabi diyan, "For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of sound mind." Kung titingnan nyo, in this verse, God is assuring us of His presence by giving us His power, of His love, and a sound mind. Ano pong ibig sabihin po natin dito? Ibig sabihin po natin, the first thing we do, how to be victorious in the midst of crisis or pandemic, is to believe that God present is with us. Yun po yung pinakamahalaga na sa panahon po natin ngayon, dapat makita po natin na naniniwala tayo na sa panahon pong ito na ang Diyos ay kasama natin. Alam niyo pa, doon po sa Joshua chapter 1 verse 5, nung tinawag ng Diyos si Joshua, ang unang binigay ng Diyos sa kanyang assurance ay walang iba kundi ang presensya ng Diyos. Kasi alam ng Diyos, pag sila pumasok doon sa lupang pangako na pinangako ng Diyos sa kanila, kakaharapin nila ang mga higante. At naroon ang mga taong malalaking tao na ang sabi pa nila, description nila, ay yung mga taong kumakain ng tao. Kaya nga po, nung oras na yun, nung tinawag na niyo si Joshua, ang assurance na unang binigay ng Diyos sa kanya ay walang iba kundi ang kanyang presensya. Mababasa po natin yan sa Joshua chapter 1 verse 5. Ganito po ang nasusulat. Sabi diyan, "No one will be able to stand up against you all the days of your life. As I was with Moses," take note ang sabi diyan, "as I was with Moses, I will be with you. I will never leave you nor forsake you." Kung titingnan natin, yun ang unang assurance na ibinigay ng Diyos sa kanila. Na ang sabi ng Diyos, pag kayo pumasok doon sa lupang pangako, na sinabi ko sa inyong pasukin, tandaan ninyo ito, ako ay sumasa inyo. Hindi ko kayo iiwan at hindi ko kayo pababayaan. Kaya nga, the greatest assurance that we can have in life, in the presence world now, ay walang iba kundi ang presensya ng Panginoon. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, kasama mo ang Diyos. Kasama mo ang Diyos. Yan po ang mahalagang dapat nating makita ngayon sa panahon po natin ngayon. Sa ating paglakad, sa ating pagtungo, anumang ginagawa natin, anuman ang mga iniisip natin, alalahanin natin, ang Diyos ay kasama natin. Amen? At ito rin po yung mensahe ng Diyos nung Jesus ay paakyat sa langit.
At binigyan niya ng Great Commission ng kanyang mga alagad na humayo at ipangaral ang mabuting balita na sila ay mag-disciple ng buong mga bansa. Pero sa bandang huli, ang huling sinabi ng Diyos sa kanya ay walang iba kundi ang kanyang presensya. Kaya ang sabi niya rito sa Matthew 28 verse 19 to 20, "Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit." Take note of verse 20. "And teaching them to obey everything I have commanded you." And then take note ang sabi niya, "And surely I am with you always." Hallelujah! "I am with you always to the very end of the age." Kung titingnan natin, ito yung tinatawag natin nung sinabi ng Diyos kay Joshua na pumunta sa Promised Land, ang unang assurance na binigay ng Diyos ay walang iba kundi ang presensya ng Panginoon. At nung inutusan ni Jesus sa kanyang mga alagad na humayo at ipangaral ang mabuting balita, ang huling sinabi ng Diyos sa kanila, "Saan mang kayo dumako, ako'y sasa inyo, hindi ko kayo kalilimutan." Bakit? Kasi sa ating buhay ngayon, ang napakahalaga kasi alam natin na tayo ngayon, saan man dumako, ay kasama natin ng Diyos. Amen? Yan ang dahilan kung bakit si David, sa Psalm 23 verse 4, ang sabi diyan, kung babasahin po natin, ay ganito ang pagkasulat. "Yet though I walk through the valley of shadows of death, I will fear no evil." Ang sabi diyan, "I will fear no evil." Bakit? "For you are with me, your rod and your staff, they comfort me." Si David ay dumaan siya doon sa tinatawag na the valley of the shadows of death. Yung the valley of shadows of death, ito po yung pinaka-delikadong lugar na dadaanan mo nung panahon yon. Kasi ang valley po yan, punong-punong kahoy, at yan po ay hindi mo masisinag ang araw. Kaya, pag dumaan ka niyan, marami pong posibleng danger ang mangyari sa iyo. Unang danger, pwede kang makain ng mga wild animal. Pangalawang danger, pwede kang ma-ambush ng iyong mga kaaway. Pero, ang sabi ni David, ang sabi niya, "Even though I walk to the valley of shadows of death, I will fear no evil, for you are with me, your rod and the staff, they comfort me." Now, bakit ko po sinabi sa inyo ito? Kasi, sa panahon po natin ngayon, the first thing na dapat po natin gawin to be victorious in our Christian life is to believe that God present is with us. Amen? Pakisabi sa inyo katabi, ang presensya ng Diyos ay kasama mo. Come on! Ang presensya ng Diyos ay kasama mo. Amen? Alam nyo, ako po ay 14 ng taon na nasa misyon. 6 year po ako sa Bicol. At sa Mindanao ay 9 years po ako. Alam nyo, marami po akong pinagdaan ng hirap, pagod, pagsubok. Pero isa lamang po ang laging sumasagi sa isip ko pag dumarating yung mga hirap at pagod at yung tinatawag na mga crisis doon sa misyon. Ang laging sumasagi sa isip ko, kasama ko ang Diyos, hindi niya ako iiwan at di niya ako pababayaan. Hallelujah! Kaya very real po sa akin ang kanta na, may kanta tayo na sinasabi, "Dumaan man ako sa apoy, hindi ako masusunog. Dumaan man ako sa ilog, hindi ako malulunod, sapagkat kasama ko ang Diyos." Kaya po ang pinakamahalaga, unang dapat natin gawin, lalo na sa panahon po natin ngayon, that we are living in the season of pandemic, dapat alamin mo o maniwala ka na ang presensya ng Diyos ay kasama mo. Amen? Pangalawa, na makikita natin dito, ang sabi diyan, resist the spirit of fear. Bakit? Muli po natin basahin yung text na binasa natin kanina. Ang sabi diyan, "For God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and sound mind." Take note ang sabi diyan, "For God has not given us the spirit of fear." Fear is not from God.
It is a spirit from the devil. Yan po ay dapat natin makita. Ang espiritu ng pagkatakot ay hindi po mula sa Diyos. Yan ay espiritu mula sa kaaway. Amen? Basahin po natin Isaiah 41 verse 10. Ito po nasusulat. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous hands. Hallelujah. Isang napakagandang pangako po ito na sinabi ng Diyos sa Isaiah chapter 41 verse 10. Ang unang ang sabi ng Diyos, fear not. Huwag kayong matakot. Bakit sinabi niyan, huwag kayong matakot? Kasi ang pagkatakot ay hindi po mula sa ating Diyos. Kaya ang sabi niya, huwag kayong matakot. Bakit? Ang sabi niya, I am with you. Huwag kayong masiraan ng loob sapagkat ako ang Diyos niyo. Ako ang magpapalakas sa inyo. Yes, ang sabi, yes, I will help you and uphold you with my hands. Now, so dito natin makita, mapapansin natin, dalawang beses binanggit ang salitang I am at tatlong beses binanggit yung the word I will. Ibig sabihin, surely, God will always with us. Surely, God will uphold us with His power and with His might. Amen? Kaya nga sa atin, huwag po natin i-allow yung takot sa buhay natin. Kasi ang takot ay hindi galing sa ating Panginoon. Ang dapat natin gawin, pag dumating ang takot sa buhay natin, the Bible say, we have to resist the spirit of fear because fear is not from God. Now, alam niyo ba, ang isang dahilan kung bakit tayo dapat hindi matakot ay ganito. Fear is the spirit that can paranoid us. Ang pagkatakot daw, ito yung espiritu na nagpaparalyze sa atin. Pag may takot ka, hindi ka na makakilos. Hindi mo na magawa ang gusto mong gawin. O para ka nang natutulala. Ito yung dahilan kung bakit sinasabi ng Diyos, huwag tayong matakot. Why? Because fear, the spirit of fear, paranoid every believers. Alam nyo? Naalala ko na itong tinatawag natin na may pinigong ang tinatawag natin, the lion. Alam natin yung lion, ang tawag natin yan, the king of the jungle. Alam nyo kung bakit tinawag ang lion as the king of the jungle? Ang isang strategy kasi ng lion para siya ay makasila ng kanyang kaaway ay nagro-roar siya ng malakas. He will roll up the top of his voice. Now, ang dahilan daw kung bakit siya nagro-roar ng malakas ay para ma-paralyze panandalian ay yung kanyang sasakmaling kalaban. Kaya nga, sa ating buhay, ganun din ang ginagawa sometimes ng ating kaaway ngayon. Alam nyo, this pandemic, the devil uses fear to paranoid believers. So, ginagamit ito ng kaaway para tayo ay ma-paralyze, so hindi makakilos, na hindi tinmagawa ang mga gawain na dapat pinagagawa ng Panginoon sa atin. Alam nyo, may mahalaga tayong gawain na dapat ginagawa natin sa loob ng simbahan. Una, yung tinatawag nating evangelism, discipleship, fellowship, and worship. Yung ang tawag natin dito, the four function of the church. Sometimes, hindi natin nagagawa ito kasi nauunahan tayo ng takot. No? Hindi tayo makakilos ng maganda. Hindi tayo makapag-isip ng tama kasi nauunahan tayo ng takot. Minsan gusto natin mag-evangelize, gusto natin mag-follow up sa kapatid natin, then suddenly papasok sa isip natin, naku, may COVID sa labat, baka ma-applick ka o baka magkasakit ka. So, ibig sabihin, itong pandemic na ito, isang strategy ni Satanas para ma-paralyze tayo ay itong takot na nilalagay niya sa ating puso. Kaya nga kaibigan, kapatid, we have to resist the spirit of fear. Amen? Amen. Pangatlo, ang gusto kong makita nyo rito sa talatang binabasa natin ay activate God's provision by faith. Basahin po natin. 2 Timothy chapter 2
chapter 1 verse 7, but ang sabi diyan, for God has not given us the spirit of fear, take note, but of power, of love, and of sound mind. Ano pong ibig sabihin? Kung titingnan natin dito, may tatlong provision na binigay ang Diyos para tayo ay maging victorious sa ating buhay. Ano yun? Una, yung tinatawag natin His power. Pangalawa, His love and a sound mind. Okay. Tingnan po na, ano ba ang ibig sabihin ng salitang power dito? The word power here is dunamis in Greek. Na ang ibig sabihin, inherent power. O ito yung inilagay na kapangyarihan ng Diyos sa atin. Pangalawa, ang ibig sabihin niyan, the ability to act o having the might, efficiency, ability to do something. O kumbaga sa Tagalog, may sapat kang lakas at kakayahan na harapin at gawin ang isang bagay. So yan daw po ang ibinigay ng Diyos sa atin. Hindi daw tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng pagkatakot, kundi espiritu ng kapangyarihan. Take note of this. Sa John chapter 14, verse 16 to 17, ganito po nasusulat. Ito po yung si Jesus ay paakyat na at namamaalam sa kanyang mga alagad. Ang sabi sa verse 16, and I will pray the Father, and He will give you another helper. Ang tinutukoy niya nitong another helper ay walang iba kundi ang kapangyarihan ng Santong Espiritu, that He may abide with you forever. Sabi niyan, He may abide with you forever. Verse 17, the Spirit of Truth, ang sabi niyan, He will dwell with you and will be with you. Hallelujah! Hallelujah! So, ibig sabihin dito ng Panginoon, ang sabi niya, aalis ako, pupunta ako sa aking Ama. Pero, padadalang ko kayo ng pangako ng Diyos. Padadalang ko kayo ng isang helper. Ito yung Spirit of Truth na laging sasa inyo at hindi kayo iiwan at hindi kayo pababayaan ito. He will dwell with you and will be with you. Hallelujah! Ito po yung kapangyarihan na ibinigay ng Diyos. Ang sabi niyan, He will dwell with us and will be with us. Ito po yung kapangyarihan na binigay ng Diyos sa atin. Mananahan sa atin at magiging kasama daw po natin ang kapangyarihan nito. Kaya nga as Christian, we should not allow the spirit of fear to influence us, but we have to activate the power of God within us. Ibig sabihin, we need to activate the power of God within us. Paano ba natin i-activate yung kapangyarihan na ibinigay ng Diyos sa atin? No, we can activate the power of God that God has given us by our faith declaration. Alam niyo ba, sa Psalm 24 verse 3, kung titingnan natin, dito inactivate ni David yung presensya ng Diyos nung siya ay papasok doon sa tinatawag natin the valley of shadows of death. Kaya sabi niya, even though I walk to the valley of death, I will fear no evil because your presence is with me and your rod and your staff, they comfort me. Ibig sabihin, David activated the presence of God. Amen? Kaya nga, every time you face the spirit of fear, switch on to the power of God by faith declaration. Amen? Pag sinabi ko pong switch on, ibig sabihin, pag dumarating yung fear sa ating isip o parang pag-aalinlangan sa isip natin, switch on. Baguhin po natin yung ating pag-iisip. Ituon po natin ang ating pag-iisip doon sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Ano bang sabi ng Diyos? Ang sabi sa Hebrew chapter 13 verse 5, ang sabi niya, ang Diyos ay kasama natin. He will never leave us nor forsake us. At ang pasabi, if God is with us, who will be against us? Ibig sabihin, we need to activate the power of God that is within us. Switch on! I-switch po natin. Kasi yung may kapangyarihan tayong inilagay ng Diyos sa atin na kinakailangan natin i-switch on pag dumating ang fear o dumating ang takot sa buhay natin, kinakailangan mag-switch on tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Now, kung titingnan natin, lahat po tayo sa bahay
ay meron po tayong tinatawag na electrical power. Tama? So lahat po tayo meron tinatawag na electrical power. Now, itong electric power na ito, hindi po ito makaka-benefit sa bahay mo unless you switch on. Ibig sabihin, nandun na yung power. But we need to switch on para makita ang kapangyarihan ng electric power. And it is true with us. Nasa atin na daw ang kapangyarihan ng Diyos, ibinigay ng Diyos. Ang kinakailangan, pag dumating ang takot, dumating ang mga problema sa buhay natin, we need to switch on to the power of God by declaring that the Lord is with us, that the Lord who will fight for us. Amen? Kaya nga anong sabi sa Bible, it's not by might, but by my power, says the Lord. But by Spirit, says the Lord. So again and again, we need to activate or to switch on to the power of God that God has given us. Okay, pangalawa, ay yung tinatawag nating the love of God. Kasi ang sabi dyan, for God has not given us the spirit to fear, but of power and of love. Ano ba ibig sabihin natin ng patalitang love of God dito o love? The word love here in Greek word means agapeo. Means the unfailing love of God. Alam na natin yan sa 1 Corinthians 13. At in sa Romans chapter 5 verse 5, ang sabi dyan, binuhos daw ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa puso natin. Ang sabi dyan, God pour out His love in our heart. In other words, tayong mga Kristiyano, meron tayong tinatawag na pag-ibig mula sa ating Panginoon. At itong pag-ibig na ito, kinakailangan natin i-switch on sa ating buhay para mahayag at makita at maging matagumpay tayo. Amen? Now, sa 1 John chapter 4, verse 18 to 19, ganito pong nasusulat. There is no fear in love, but perfect love casts out fear. Because fear involves torment. But he who fear has not been made perfect in love. We love him because he first loved us. Take note, ang sabi diyan, there is no fear in love. Ibig sabihin, kung may pag-ibig tayo, wala daw takot. Sapagkat ang perfect love, ang sabi diyan, cast out fear. No? Kaya nga, at sinasabi pa rito, he who love him, we love Him. Ang sabi niya, we love God because He first loved us. Hallelujah. Amen? Ibig sabihin, ikaw ang first love ni Lord. Sabi mo sa iyong katabi, ikaw ang first love ni Lord. Ikaw ang first love ni Lord. In love si Lord sa iyo. Ibig sabihin, hindi ka niya ipagpapalit. Amen? Kaya nga, sa ating buhay, sa kinakailangan sa ating buhay, maging secure tayo ngayon sa ating sarili na ang pag-ibig ng Diyos ay nasa atin. Pag-ibig na hindi lalayo, pag-ibig na hindi tayo iiwan, pag-ibig na hindi tayo pababayaan. Amen? Ang sabi sa Jeremiah 33 verse 3, oh, I love you with an everlasting love. Kaya nga sa ating buhay, lalo na ngayon sa panahon natin ngayon, dapat po natin ilaging ina-activate ang pag-ibig ng Diyos. Paano ba natin ginagawa? Mag-switch on lang tayo. Pag tayo nakakaramdam na tayo lonely, ang dapat natin gawin, i-declare natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Amen? Sabihin natin, Lord, I thank you that your love is an everlasting for me. Lord, I thank you because of your love, you will never leave me nor forsake me. Amen? Kaya mahalaga po sa ating buhay na makita natin na ang pag-ibig ng Diyos ang siyang laging kasama natin. Ang pag-ibig na ito hindi natatapos at hindi ka iiwan at hindi ka pababayaan. Amen? Kaya nga, lagi po natin i-activate ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Marami pong pagkakataon sa buhay ko pag ako'y sumasamba at nakakaranas po ako ng mga discouragement sa ministry. Pag ako'y sumamba, laging lumalabas sa aking bibig ang mga papuri at panalangin na sinasabi ko, Lord, I thank you for your love.
I thank you, your love is everlasting. I thank you because of your love, you will never leave me nor forsake me. At because of that, lalong lumalakas po ang aking buhay. So mahalaga po yun, tinatawag natin love of God. Pangatlo, provision ng Diyos ay yung tinatawag nating sound mind. Ito po yung tinatawag sa ibang translation, self-control. Okay, Isaiah 26 verse 3, ganito nasusulat, you will keep him in perfect peace whose mind is stay on you because he trusts in you. Now, ang sabi po dyan, you will keep him in perfect peace whose mind is stay on you because he trusts in you. Now, sound mind is God's provision that we should be activated by faith. So ang sound mind daw na ibinigay ng Diyos sa atin, ito daw ay provision ng Diyos na kailangan natin i-activated lagi sa ating kaisipan. Kasi ang sabi diyan, is a whose mind is stay on you. Ibig sabihin, tayo pala ay magkakaroon ng perfect peace kung yung ating isipan ay isi-switch on natin sa Panginoon. Ibig sabihin, pag ng ating isipan nakatuon sa Diyos, magkakaroon tayo ng tinatawag nating perfect peace. Kaya ano ang sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 7, casting all your cares upon the Lord. Ibig sabihin, ilalagak natin sa Diyos. Switch on or throw it to God. Ano pa? Sa Philippians chapter 4 verse 6, ang sabi niyan, be anxious for nothing, but in everything, let your request be made known to God. So huwag kang maging anxious. Huwag kang mamublema sa buhay mo, kundi ituon mo yan sa Diyos. Amen? Kaya nga, pag dumating ang crisis sa buhay natin, o nag-arise ang crisis, we need our mind to focus on God. Switch on our mind doon kung ano ang sinasabi ng Diyos sa ating buhay. Amen? Hallelujah! Kaya mahalaga po ito sa atin. Now, meron po isang halimbawa sa New Testament. Makikita niyo po yan sa Mark chapter 4, verse 35 to 40. Sa araw, ang sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tayo ay tumawid sa kabilang ibayo. So, sa madaling salita, sumakay po sa bangka si Jesus kasama ng mga alagad. At nung sila'y nandun na sa gitna ng dagat, ang sabi sa Bible, dumating ang great, ang sabi diyan, great windstorm, malakas na hangin at malakas na wave ang tumama sa kanilang bangka. Kaya ang sabi sa Bible, halos yung kanilang bangka ay malulubog na. At dahil dito, ang sabi sa Bible, natakot ang mga alagad. At nung natakot ang mga alagad, nandun si Jesus, natutulog sa bandang likod ng bangka, nilapitan nila si Jesus. At ang sabi niya, Panginoon, Panginoon, gumising ka! Hindi ka ba natatakot? Tayo'y mapapahamak. Imagine ha, ginising nila si Jesus payapa, kahit na may malakas na hangin at ang bangka nila ay nagsasayaw sa lakas ng alon. Tumindig si Jesus, hinarap ang hangin, at ang sabi hangin, pumayapa ka. At pumayapa ang hangin. At nung pumayapa ang hangin, sinabihan niya ang kanyang mga alagad ng ganito. Ang sabi niya, bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pananampalataya? Amen? Nirebyok niya ang kanyang mga alagad. Ang sabi, bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pananampalataya? Tandaan po natin, fear is the opposite of faith. Kaya kung meron kang takot, wala kang pananampalataya. Now, isang bagay ang gusto kong makita niyo rito. Kasama ng mga alagad si Jesus at nung sila ay nasa gitna ng dagat. Pero, kung papansin natin, kahit kasama nila si Jesus sa kalagitnaan ng dagat, nung dumating daw yung malakas na hangin at malakas na wave o alon, natakot sila. Pero tandaan nyo, kasama nila si Jesus. Pwede palang mangyari na kasama natin si Jesus, pero nawawalan tayo ng peace o natatakot tayo. Simple lang. Kasi hindi nakapokus ang ating isipan
sa ating Diyos na buhay. So, mahalaga po na ang ating kaisipan ay laging nakapokus sa ating Panginoon. Ito po ang sinasabi sa Hebrew chapter 12 verse 2. Ang sabi niya, looking unto Jesus, the author and the finisher of our death. Sound mind is an attitude of fixing of our eyes on Jesus, knowing that Jesus is the author and the finisher of our faith. Alam niyo ba? Nung si Paul ay nabubuhay pa, ang kaisipan ni Paul ay laging nakapokus sa tagumpay ng ating Panginoon. Makikita niyo yan sa 2 Corinthians chapter 2 verse 14. Ang sabi diyan, now, thanks be to God who always lead us in triumph in Christ. Sabi ni Paul, now, thanks be to God who always lead us in triumph in Christ. And then sa 1 Corinthians chapter 15 verse 57, ang sabi diyan, but thanks be to God who always give us victory through our Lord Jesus Christ. Kung makikita nyo rito, tinuturo sa atin ni Pablo, dapat yung ating kaisipan ay nakaset, nakatune doon sa tagumpay na ginawa ni Jesus sa ating buhay. Tandaan natin ang sabi diyan, He will always lead us in triumph. Ibig sabihin, sa anumang dako, sa anumang panahon, sa anumang oras, tayo'y sasamahan ng Diyos para mamuhay ng isang matagumpay na buhay. Hindi lang sasamahan. Ang sabi niyan, the Lord who give us victory, bibigyan niya tayo ng tagumpay sa lahat ng mga ginagawa natin. Kaya nga, we need to train our mind to be set on Christ. Amen? To be set on Christ's victory. Kaya nga, pag nadi-discourage na tayo sa atin, switch on! Sabi mo tayo yung katabi, switch on! Switch on to the victory of our Lord Jesus. Alalahanin mo na si Jesus na tumawag sa atin. Siya ang magdadala sa atin. Siya ang magbibigay sa atin ng tagumpay sa ating buhay. Amen? Hallelujah! Purihin ang ating Panginoon. Now, for conclusion, gusto ko pong sabihin sa inyo sa mga oras na ito, all of us today, it's in the road of passing through the valley of the shadow of death through coronavirus. But God is telling us that we should not give in to fear. Kahit nandito po tayo sa sitwasyon na ito, huwag daw po tayong mag-give in o huwag tayong matakot. But we need to resist the spirit of fear by activating God's provision. Ano ba yung provision ng Diyos? Of His power, of His love, and sound mind. So ito po dapat ang gagawin natin sa ating buhay. Pag dumating ang mga problema sa ating buhay, na para na tayong natatakot o nasisiraan ng Lord, we need to resist it, the spirit of fear, and begin to activate the spirit of God that has given us. And that provision is the spirit of power, the spirit of love, and the spirit of a sound mind. Kaibigan, kapatid, sa umaga nito, hinihiling kong tayo, kung nasaan ka man, hinihiling kong tumayo ka at tayo'y mananalangin sa Diyos. Kung ikaw man ay nasa gitna ng pagsubok, ikaw ay nasa gitna ng isang kahirapan o na para bang nakikita mong natatakot ka sa mga mangyayari sa iyong buhay. Kaibigan, kapatid, sasabihin ko sa iyo, sa oras na ito, kasama mo ang Diyos. Maniwala ka na kasama mo ang Diyos sa buhay mo. At kung may takot na dumarating sa puso mo ngayon, you have to resist that fear. Itaboy mo ang takot sa buhay mo. Dapagkat sinasabi ng Biblia, God has not given us a spirit of fear, but of love, of power, and of sound mind. Panginoon, dalangin ko po sa mga tao ngayon na nakataas ang kamay, in the name of Jesus, O Spirit of the living God, I welcome you.
And in the name of Jesus, I resist and I rebuke the spirit of fear sa mga puso't isipan ng aking mga kapatid. And in the name of Jesus, I release the spirit of power, the spirit of love, and the spirit of sound mind. Lord, I release that power now in the mighty, mighty, mighty name of Jesus. Everybody say, Amen. God bless.